Totoo ba talaga ang mga piso fairs? Kailan ba nagpipiso sale? Paano ba mag-book kung totoo nga ba talaga yan? Yan yung sasagutin natin in this video, so stay tuned! Hey there, poor traveler! Yosh here, and in this video, we're going to talk about piso sale or piso fair. Pero bago yan, don't forget to subscribe to this channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and i-click nyo na rin yung bell icon para lagi kang notified whenever we have new uploads. And kung sa Facebook ka naman nanonood, paki-like and follow nyo na rin itong page na to para ma-reach na natin yung 1 million followers. Yes, nasa road to 1 million followers na tayo, so please, please help us. Okay, so simulan na natin. Kami, we've been travel bloggers for more than 13 years na. So, mahigit isang dekada na kami na naglalakwatsa. And most of our trips are powered by piso sale. Kaya minsan, pag kami nagtatanong, oh, totoo ba yan? Hindi naman totoo yung piso sale. Natatawa na lang kami kasi ang best, totoo talaga siya. Kasi isa kami sa mga patunay na marami kang mararating kung matyaga ka lang talagang maghalukay kapag ka merong piso sale. Marami namang airlines yung nagpipiso sale eh. Pero ang pinaka sikat dyan, and ang pinaka nagpasimula talaga niyan more than 2 decades ago ay ang Cebu Pacific. They really democratized and revolutionized travel or budget travel. Kasi dati, di ba, pag sinabing travel, parang ako, ang tingin ko dati, oh, pang mayaman lang yan, hindi ko naman afford yan. Pero dahil sa piso sale, mas naging accessible for me yung travel, nakapag-travel ako, naging career ko yung travel, and nakapag-travel ako dahil sa piso sale, especially nung nagsisimula pa lang kami. Yung tanong na, totoo ba yung piso sale? Ang sagot dyan is yes and no. Yes, kasi kapag sinabi namang piso sale, ang nire-refer lang naman nila is yung base fare. Base fare lang, or yung cost ng seat. Kaya nga ang tawag is seat sale eh. Kasi yung seat yung pinaka-binabayaran. So, yun yung tinatawag na base fare. And yun yung covered ng piso sale. Totoo siya, kasi nabababa talaga nila to 1 peso lang yung cost ng seat. Hindi nyo dadalhin yung upuan na yung space lang. Yung pag-upo mo doon sa aeroplano. Pero again, hindi lang siya piso talaga kasi kahit na piso lang yung base fare, meron pang ibang additional charges. So kasama na dyan yung taxes. Siyempre, kailangan magbayad ng taxes. Kasama na rin dyan yung terminal fee for most airports. And hindi rin yan sa airline napupunta yan doon sa airport. And yung fuel surcharge. So ito nagbabago-bago, depende sa presyo ng fuel. So tumataas-baba yan. And meron pang ibang fees like web admin fee. Pero kahit na may additional fees na ganyan, kung susumahin mo siya and i-compare mo sa regular na fares, sa regular na presyo ng ticket kapag walang sale, it's still a steal. Still a steal. It's a steal pa rin kasi sobrang mura niya talaga compared sa regular na year-round na ticket. Ako, masasabi ko siguro 90% ng mga ticket na nabubuk ko ay nakukuha ko sa sale. And most of them ay piso sale talaga. Pero marami pa rin yung medyo skeptic about this kasi nga kapag ka naghahanap sila, kapag may piso sale, wala naman sila nakikita. Hindi nila nakikita. So bakit? Bakit yung iba walang nakikita? Okay, una sa lahat kasi hindi na ngayon na-display na 1 peso talaga yung presyo. Kasi ngayon, dun sa website, kunyari ng Cebu Pacific or ng ibang airlines, hindi na base fare lang. Dati kasi base fare lang yung nakaliste. Tapos, sa next page mo pa malalaman yung mga addition kemeroot. Eh ngayon, makikita mo na kaagad yung total. So minsan, oo, makikita mo na piso sale nga siya, pero ang makikita mo is 1,000 pesos pa rin siya. Kasi sinama na nila doon yung mga binanggit ko na fees kanina. So, minsan yung ibang tao na-off na agad. Ay, kala ko piso, wala naman pala. Pero actually, yun na yun. Hindi mo lang na-realize na yun kasi dun sa presyo, nakalagay na doon yung ibang mga additional charges. Pero ngayon, ang ginawa kasi ng Cebu Pacific now is nililabel na nila promo fare or seat sale. Ganon. Or piso sale. Ganyan. So, makikita mo na kung alin yung promo sa hindi. Para mas madali kang makapag-decide and hindi ka nalilito na, ay, ito pala yon, ito pala yung piso sale. Okay? Isa pang reason kung bakit maraming nag-iisip na wala namang piso sale is kasi yung number of seats na on sale ay limited lang. Kasi di ba yung aeroplano, finite naman yan. Hindi naman infinite yung aeroplano na pwede lang isa kay lahat ng gusto. So, may limited number of seats sa aeroplano and hindi nila pwedeng isale yan lahat. So, kunyari, sa isang aeroplano,
Kunyari lang ha, kunyari lang, hindi ko alam kung ilang talaga yung seats sa aeroplano, pero kunyari may 300 seats. Ang may sisale lang nila for piece of sale, kunyari 50 or 30. Definitely hindi lahat. Kasi paano sila kikita, di ba? So limited lang yung available. Ibig sabihin, kung sa specific date na binook mo, na hinahanapan mo, wala kang makita, pwedeng hindi na siya available dun sa date na yon and dun sa destination na yon. Meaning, dun sa specific flight na yon, pero it doesn't mean na wala siya sa ibang dates or wala siya sa ibang routes. So pwedeng meron pa rin, kailangan lang talagang maghanap. Or hindi lang talaga match dun sa gusto mo. Ako, less than 10 years ago, I used to work as a consultant to an airline. So alam ko, na totoo talaga siya. And meron kasi talagang allocation for seat sale. Pero kailangan lang talaga na mabilis ka and decisive and precise. Yon. Kasi kung hindi ka pa maka-decide, kung hindi ka pa sure, tapos doon ka pala mag-iisip kapag nagbubook ka na, pwedeng mawala yon agad. Mawawala siya agad. Sa dami ba naman na nagtatry na mag-book, di ba? So in this video, mag-share ako sa inyo ng tips kung paano ka successfully makakahanap and makakabook ng mga piece of fares na ito. Okay, simulan na natin. Okay, tip number one is to follow airline social media accounts. So, stalk nyo sila sa Twitter and mag-like kayo sa Facebook and i-make sure nyo dun sa notifications na naka-priority sila. Diba meron dun sa Facebook kapag naman nag-like kayo. Tapos yung notifications, pwedeng gaano kadalas nyo makikita. Gaano, check ko na nga lang. Ito na nga. Okay, so kapag nag-like kayo or nag-follow sa page, diba, sa Facebook, pwede nyo galawin yung follow settings. So dun sa newsfeed na section, choose how you'll see posts from this page in your newsfeed. Pwedeng default, pwedeng favorites, pwedeng unfollow. So i-click nyo yung favorites para you'll see yung mga posts ng page na to, page ng airline na mas mataas dun sa feed mo para mas makikita mo agad kapag meron silang announcement ng sale. So yun, so click nyo lang yung favorites. Yun. Tapos pwede nyo rin i-make sure na dun sa content under notifications, i-make sure nyo na standard siya, na hindi siya highlights lang. Okay, para nanonotify kayo kapag ka meron silang bagong post. Bakit? Kasi usually yung mga sale na to, dun siya unang ina-announce. Or follow nyo kami. Follow nyo yung mga favorite bloggers nyo kasi minsan sila, meron silang scoop minsan eh kung kailan magkakaroon ng sale and minsan pinopost nila. Syempre may permission naman yun ng airline. Ayun, so kunyari kami sa The Poor Traveler Support Group, nagpo-post kami minsan dyan or sa Facebook page ng The Poor Traveler, kapag merong sale, sineshare namin na, oh guys, may sale. So ready na kayo, mamaya magsa-start na yung sale. So ayun, follow nyo kami, facebook.com/thepoortraveler. Okay, di ba, nag-promote pa tayo. Pero yun, follow yung mga social media accounts ng airlines. So kung sa Cebu Pacific, follow nyo sila. Kung ang target ng ibang airlines, follow nyo sila. Or better yet, sign up for an account before the sale. Bakit? Kasi remember, kapag nagbubook ka, kailangan mo i-enter yung mga details mo, name mo, ganyan, blah, blah, blah. Kapag kasi meron ka ng existing account, mas madali na. All you need to do is log in, tapos yung ibang fields automatically na mag-fill yun. So, nakaka-save ka ng time. Remember, ang sale ay pabilisan yan. Every second na matitipid mo is makakatulong para ma-secure mo yung promo fare na gusto mong i-book. Huwag yung kung kailan may sale, tsaka pa kayo gagawa ng account. Eh remember, may extra step ka pa. Eh pabilisan nga, di ba? And bumabagal kasi yung website ng mga airlines kapag ka naka-sale. So gusto mo na paspasan, mabilisan, ganyan, flash, ganyan. Number 3 is to be ready with a plan B and plan C or plan D. Bahala kayo. Hindi parating yung gusto mo ay available. Lalo na kung yung gusto mo ay very popular. Or weekend yung gusto mo na date. Or gusto mo mag-Boracay. Or gusto mo mag-Tokyo. Ganyan. Most likely kasi marami kayo nag-aagawan doon. So mabilis siyang mauubos. Or kunyari, nahuli kayo. Parang kanina pa nag-start yung sale. Ngayon ka palang mag-check. So pwedeng ubos na siya by the time na naka-login ka. So dapat meron kang plan B. Or plan C. Para just in case hindi ready yung gusto mo talaga, yung target mo, madali lang sa'yo mag-move on to your plan B. Na ito naman yung susunod mong hahanapin. Kunyari, magtatry ka mag-book ng Osaka. Tapos pag-check mo, wala ng Kansai, wala ng Osaka. Tapos tsaka pa lang kayo mag-uusap ng mga kasama mo. Or kung mag-isa ka, tsaka pa lang mag-iisip, ano bang magandang puntahan, blah, 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 blah. By the time na makapag-decide kayo, pwedeng ubus na rin yung dapat na
plan B ninyo. So, dapat ready na kayo. So, dapat kung kunyari barkada kayo or family, ngayon pa lang, i-gather nyo na sila after yung video na to. Gather nyo na sila. Ganyan na. O, kapag nag-sale, ang target natin is Osaka. Pero kung hindi available yung Osaka, ano pa yung iba pa nyong gusto? Gusto nyo ba ng Tokyo? Gusto nyo ba ng Fukuoka? Gusto nyo ba mag-Seoul, Korea? Gusto nyo ba mag-Hong Kong, Singapore? O gusto nyo ba Boracay na lang? Or Cebu? Ganyan. Gawa kayo ng list of priority na destinations. And travel dates din, important. Hindi lang yung destination. Kasi pwedeng available naman yung destination, maraming available na seats. Pero yung particular date na gusto mo, kunyari, June 5 yung gusto mo, pero hindi siya available kasi weekend siya or whatever, ganyan. Dapat, kinakausap nyo na yung mga kasama nyo na kung hindi ba available yung June 5, June 6 ba, okay pa rin? May ipa-file nyo ba yan na leave? Okay pa rin ba yan? Hindi ba siya magiging problema? How about June 4? Ganon. Or how about November 25? Ganon. So, dapat nag-uusap-usap kayo. Kaya important na kapag ka yung mga sinasama nyo sa ganito, kasama nyo yung ibubuk, ka-close nyo eh. Para somehow alam nyo rin na kahit hindi nyo sila matanong, kahit alam nyo na, ay ano to, hindi to papayagan ng boss niya. Ay, ubos na yung leave nito. Kailangan weekend talaga. So, basta yun, important na meron kayong plan B sa destination and sa travel date. Okay? Number 4 is to keep your companion's personal details handy. And hindi lang yung companions, even yung sayo. Kasi, di ba, minsan ina-ask din yung birth date. Baka kasi kung kailan sale, kung kailan crunch time na, tsaka ka palang magtatanong ng mga details na yon. Eh, minsan ang tagal nila mag-reply. Yun yung sa experience ko. Nagtatry ka mag-book for them, pero ang tagal-tagal nilang mag-reply. Kasi dati, even naman ngayon, madalas nagsa-start yung sale midnight eh, o madaling araw. So, malamang tulog pa sila nun. And minsan, kahit gising pa naman sila, kung ano-ano nung ginagawa nila, nanonood pala sila something, ayaw nila mag-reply ka agad. Important na nga na ngayon, makabuka na kasi mawawala na yung seats, mawawala na yung slots, ganyan. So, minsan natagal nila mag-reply. So, make sure lang na ready ka na. Make sure na you have your full name and birth date. Yun kasi yung usually na tinatanong. And ikaw din, baka naman ikaw din, hindi mo alam kung ano yung birth date mo. Kailangan mo pang alamin. So, dapat ready ka na dun sa ganun. Para smooth yung pag-book nyo. Number 5, book by small batches. So, what do I mean by small batches? Based sa experience ko, minsan, kapag ka nagbubook ako ng kunyari, 6 agad yung ibubook ko or 5 agad, walang lumalabas na piso sale. Walang lumalabas. Pero kapag 2 lang or 3, may lalabas. Siyempre, try mo nyo muna yung marami. Kunyari, 5 kayo. O, try nyo muna ng 5. Pag lumabas, edi maganda. Pag wala, subukan nyo na 4 lang or 3 or 2. Ganon. Kaya lang, may danger, syempre, na baka kapag nabook mo na yung 2, biglang hindi na available yung same flight. Yun lang yung danger nun. Pero kung gusto nyo talaga, kung halimbawa, lahat naman kayo ay able, lahat naman kayo sanay magbiyahe, pwede naman kayo na maghiwa-hiwalay ng pag-book para mas makita nyo yung mas marami na lalabas na nakasale. Magiging problem lang yan kapag kunyari meron kayong kasamang bata or seniors na hindi kaya mag-isa. So, ang magiging problema doon is, syempre, di ba, pag nagkahiwa-hiwalay kayo, sinong kasama nila? So, yun lang yung danger, no? Pero, kung halimbawa, hindi naman siya concern sa inyo, after nyo itry na 5, walang lumabas, try nyo, nabawasan kayo, 3. Tapos, tsaka nyo ihabol yung 2, or kung swerte kayo, nasa same flight, or kung hindi, edi another flight, kaya naman nila, malalak na sila, no? Okay? So, yun, try nyo lang din yun. Number 6 is to consider other dates. Obviously, yung mga weekend, lalo na yung Saturday, yan yung pinakamadalas maubos. And yung pagpabalik naman ng Pilipinas, syempre yung Monday, ang bilis niyang maubos. Kapag ka ganon, try nyo i-consider yung ibang dates. Since hindi ako nag-office, and yung trabaho ko is very location independent, home-based lang ako, ganyan, lagi kong binubok is Wednesday. Una, kasi mas mura siya, kapag ka-regular fare, tapos kapag naka-sale, ang bilis lang makahanap ng Wednesday at saka Thursday ng mga naka-sale na seats. So, yun. So, try nyo i-consider. Siyempre, hindi lahat ay may luxury of time na parang any day of the week pwede mag-travel. Pero kung halimbawa hindi naman siya concern sa inyo, i-consider nyo lang yun. It's also important to know na, siyempre, yung mga peak season, kunyari, yung around Holy Week, around All Saints Day, and around Christmas, malamang sa malamang ay hindi yan covered ng sale. Or kung meron man, sobrang konti lang.
So, dapat meron talaga kayong plan B pagdating sa mga dates. Kasi hindi lang dapat kayo naka-laser focus dun sa isang date lang. And number 7 is to consider other airports. Okay, hindi lahat ay nakakaalam na actually dinidisplay ng mga airline kung ilan yung seats na available na nakasale per ruta. So, kunyari sa Cebu Pacific, pagpunta nyo sa promo page, so, makikita nyo doon, meron doong nakalagay na link or button na kapag kinlik nyo yun, papakita nyo sa inyo kung ano yung mga lahat ng ruta nakasama sa sale na to and ilan yung seats available. Like, exact number of seats available. So, makikita nyo doon. Kunyari, hanap tayo ng example talaga. Ayan. So, ito yung isang example. So, makikita nyo dito, Manila to Calibo, 1,090 seats. Manila to Iloilo, 8,330 seats. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, it's more likely na makakahanap ka ng ticket na nakasale papuntang Iloilo kaysa Calibo. Kasi 8,330 seats yung available for this sale. Isa pa, kunyari international, dito, makikita mo, Manila to Tokyo, 3,460. Manila to Osaka, 2,350. So, diba, mas maraming seats na available papunta sa Tokyo, so pwedeng mas marami kang makita doon. Pero, depende rin yan ha, depende rin yan sa demand ng flights. Ito yung isang example, Manila to Kota Kinabalu, 720 seats yung available. Tapos itong Manila to Kuala Lumpur, 1,520 yung available. So, oo, mas maraming seats na available dun sa Manila to Kuala Lumpur, pero, feeling ko, mas konti kasi yung nagtatry mag-book ng Manila to Kota Kinabalu. So, yun, mga kailangan nyo rin i-consider yung ganon. Pero, bukod doon sa seat availability, isa pa sa tinutukoy ko pag sinabi kong consider other airports is kasi minsan may mga destinations na hindi lang naman siya served by one airport, na it's being served by two or more airports. Example, Boracay. So, ang Boracay, may dalawa siyang airports na pwedeng mong gamitin. So, Katiklan, yung mas malapit, and Calibo. Kunyari ito, Manila to Katiklan. May 11,500 seats. Ang dami niyan, di ba? Pero what if ubos na? Anong gagawin natin? So, i-consider nyo yung Calibo. Kasi kahit na 1,090 seats lang yon, dahil hindi siya kasing popular ng Katiklan, baka naman meron doon na nakasale pa. So, i-consider nyo lang yon. Baka kasi meron talaga. Isa pang example, what if gusto mo talagang mag-Gigantes Island sa Carlas, Iloilo? Tapos pag-check mo ng Manila to Iloilo, ay wala nang available dun sa date na gusto mo. Try nyo yung Rojas kasi actually ang nearest na commercial passenger airport sa Gigantes Island ay hindi Iloilo City kundi sa Rojas City. So baka naman meron sa Rojas, hindi mo lang pa siya na-check or hindi mo siya ino-consider. Isa pa is Caramoan. Kung halimbawa na wala nang available na naka-sale sa Naga, then try nyo yung Virac Catanduanes. Kasi actually, the fastest way to reach Caramoan is via Catanduanes talaga, hindi via Naga. Although masikat yung Naga route, pero mas madali actually kapag ka sa Catanduanes ka dadaan. International, pwede rin yun ha. Example, Hiroshima. Most people think na to get to Hiroshima, kailangan dumaan ka sa Kansai Airport. And pwede naman yun. Pero actually, mas madali siya from Fukuoka. Mas mabilis siya. It also pays to be open-minded. So, ano ibig sabihin ko na open-minded? Hindi ko kayo aalokin mag-networking. Ang sinasabi ko dito is, baka naman meron kang nakita na destination na naka-sale, pero hindi mo alam kung anong meron doon. Ayaw mo nun, hindi mo siya ever kinoconsider. Check mo, baka naman meron doon anything na worth visiting. Nakita mo, naka-sale yung Zamboanga, pero wala sa plano mo yung Zamboanga. Try mo rin. Baka naman magustuhan mo rin yun. Hindi mo lang siya binibigyan ng chance. Hindi mo lang ina-entertain yung thought. Or, nakapunta ka na ng Cebu. Explore mo na yung Cebu City and ang Mactan. Tapos, nakakita ka ng sale na Cebu. Pero sabi mo, ay, nakapunta na ako doon. Eh, ang laki ng Cebu. Pwede kang magbantayan. Pwede kang magmalapaskwa. Pwede kang magmualbual. Pwede kang magcanyoneering doon sa south. Ang dami mong pwedeng gawin. Ang daming pwedeng destinations na pwede mong ma-access from Cebu Airport. So, hindi porke, kunyari, napuntahan mo na isang lugar doon, hindi mo na siya i-consider. Kasi baka naman yun yung sign para ma-discover mo rin yung ibang parts ng destination na yun. Kasi ako, ganun ako eh. Hindi kasi ako
discriminating pagdating sa mga destinations. Kaya marami ako napupuntahan, eh kasi kapag kami nakikita akong nakasale, binubook ko. Tapos, pinifigure out ko later kung ano yung mga pwede kong gawin doon. Ako naniniwala ako na maraming destinations ay marami naman talagang kayang i-offer. Hindi nga lang kasing sikat yung iba, hindi nga lang kasing glamorous, or hindi lang siya kasing brag-worthy ng iba kasi parang maraming tao hindi naman alam. Lalo na dito sa Pilipinas, marami tayong mga destinations na hindi ganun kasikat pero ang daming may ipagmamalaki. Pag may nakita kang nakasale, check mo anong mga pwedeng puntahan doon. Magbasa ka ng mga vlogs, manood ka ng YouTube videos, tingin-tingin ka sa TikTok, baka naman meron doon na something na mag-a-appeal sa'yo. And yun, and puntahan mo, i-book mo yung ticket. So yun, kasi kunyari ako, naghahanap ako, wala na yung mga usual, wala ng Bohol, Cebu, Siargao, Oron, book na sila lahat, ganyan. Tapos may nakita ako na Katarman, or Rojas City, or Dumaguete, or Zamboanga, or Jensan, or Cagayan de Oro, yung mga ganon, kapag may nakita ako na nakasale, iche-check ko pa rin. Ano bang mga pwede kong puntahan dito? Tapos, kapag nagustuhan ko, ibubook ko pa rin siya. So, yun. Kaya marami akong napupuntahan na mura. Kasi hindi ako pihikan, basically. So, kung hindi rin naman kayo dead set sa mga destinations na gusto nyong puntahan, gusto nyo lang talaga mag-travel for the heck of it, then maganda yun na philosophy. Kasi dun talaga kayo makakatipid. Kasi ang nagdidikta nang kung saan kayo pupunta ay kung ano yung nakasale. And ganun kasi ako, kaya marami ako nabuo. Even sa international ha, kunyari Japan, hindi lang naman Osaka and Tokyo ang pwedeng puntahan doon. Tayo, dito sa Pilipinas, maraming direct flights naman to Nagoya and Fukuoka. And yung dalawang airports na to, these are your gateway to many other prefectures. Like kunyari, Fukuoka, it can lead you to Nagasaki, to Hiroshima, to Yamaguchi, Oita, Saga, yun yung Fukuoka. And then, Nagoya is your gateway to Gifu. Yun yung Shirakawa-got, Takayama. Check nyo yung mga madalas na wala nagbubook ng mga destinations yung sa tingin nyo hindi ganun ka-popular. And i-research nyo, is there something here na mag-a-appeal sa akin na sa tingin ko may enjoy ko? Para next time, pwede nyo siyang isama sa mga plan B, plan C, plan D nyo. Kung hindi nyo makuha yung mga plan A nyo, yung mga target nyo talaga na destination, at least, meron na kayong mga pwedeng i-consider na mas madaling ma-achieve or mas madaling makahanap ng nakasale. So yun, kapag may maalala pa ulit ako ng ibang tips, gagawa ko ng part 2 ng video na to. So, paki-subscribe na lang and click nyo na rin yung bell icon para lagi kayong notified kapag up na yung mga bagong videos. And kung sa Facebook kayo nanonood, don't forget to like and follow yung page na to para ma-achieve na natin yung 1 million followers on Facebook. And shout out nga pala kina Ann Virtudazo, Franz Joseph Rial, and Mary Rose Gay Tadeo sa inyong mga tips. Thank you for your support. Sobrang na-appreciate namin. And kung gusto nyo rin mag-tip tulad nila, punta lang kayo sa www.thepoortraveler.net/tip. And pwede kayo mag-tip dyan via GCash, Maya, credit card, kahit bank transfer pwede rin. And promise, malayo ang mararating ng tip nyo. And kung meron kayong tanong, comment lang kayo below. Tatry natin sagutin yung mga yan. And kung meron kayong topic suggestions, pwede nyo rin kaming sabihan sa comments. And pwede rin nyo kaming i-message sa Instagram, Twitter, and TikTok. And kung meron kayong Spotify account, meron din kaming podcast na na-discuss din namin to actually na mas in detail sa The Poor Traveler Podcast with Ses Vitan and si Vince, of course. And hanapin nyo lang yung The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!